The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode nito mga katiyat, ay ating tatalakayan ang napaka-complex, napaka-advanced na treasure tunnel ng Yamashita Treasures. Pero sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na to para palagi kayong updated. At sa aking event followers, of course, shout out. Magandang buhay mga katiyat, welcome back sa ating channel, ang The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Rinante Tapol, Virgilio Jose, Nueva Vizcaya Channel. Shout out din kay Rico Mausisa, Raul Trangia, Hukbo ng Liwanag, John Mary Idubud, Raul Riquilio, Angelito Capistrano, Researcher Roger Hinon. Shout out din kay RB Valdez, Crisanto Banares, kay Michael Amet, Rex Alipu, Robert Gabunilas, Robelin Lopez, and lastly, ako'y mag-shout out kina Angus Sylvester, Negor T. Hunter, Edwin Singian, May Kasipit, Neil Vlog, Carlito Abiner Jr., Elvin Famaran, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ang ating tatalakayan ngayon ay napakaibang treasure tunnel ng Hapon. Ito ang tinatawag ko na Advanced and Complex Treasure Tunnel. Pero bago natin yun na titingnan, dito muna tayo sa ating nakagawian o nakagisnan ng mga treasure tunnel. Itong tinatawag natin na vertical tunnel na hukayin lang natin diretso pababa. 3 to 5 or 7 meters ay may makuha na tayo na mga small deposit or giveaway. Pero ang katotohanan ay mapait at napakahirap. Tinatawag sa English yan na the reality bites. Kaya isa-isahin natin ito. Ito rin ay ito yung ating diagram sa vertical tunnel na nasa gilid ang item. Madali lang yan, pero kakaiba talaga itong ipapakita ko sa inyo ngayon, mga katiyats. Kasi ito ang tunnel na advanced and complex. Ito yung vertical tunnel din ito na malalim siya hanggang 15 meters, pero ang item ay nasa baba at gilid niya, kaya madali pa rin ang klaseng tunnel yan. Pero ngayon ito na. Okay mga katiyats, atin muna ito i-darken kunti para mas maklaro nyo. Okay, so ito na. Ito yung ating diagram kung meron lang x-ray ang ating mata. Ay makikita natin at madali natin matumbok na dito lang pala. Okay, ngayon, ano ba itong mga nakalagay dito? Ito yung kanyang, halimbawa lang ito, ito yung pinaka-marker na meron kasing bilog, treasure on the spot, or treasure in front. Kaya ang ibig sabihin, on the spot ay nasa perimeter lang niya na pinakamalayo na ang 5 meters. Kaya dito sa example ito, na ito ay 3 meters lang, at 3 meters din sa likod. At ano ba itong 3 meters sa likod at front? Ang 3 meters in front na tinuturo nito, ito, kasi nakaharap ito dyan. Ito yung sinasabi ko ng mga distances na palaging merong nakukuha. Pero sa pagkakataon na ito, ang binigay niya na 3 meters na treasure on the spot sign, ang malaking bilog sa bato, ay tama nga tayo. Naghukay tayo dito. At ang hukay natin, nalaman natin na ang lupa ay backfill. At meron kayong mga nakuha dito na portion ng mga putol na kahoy, mga dahon na fossilized leaves na. At nang magpatuloy pa kayo dito, ay nakakuha pa kayo ng mga seashells. Kaya, o di kaya kasunod ay mga basag na buti, basag na plato. Kaya positive na tayo na baba na tayo. Pero ang katotohanan ay mapait. Kasi nilinlang lang tayo nang gumawa ng tunnel. Advanced na kasi ito na design na mayroon ng decoy tunnel. Ito yung kanyang decoy tunnel. At nilalagyan din ito dito na banda ng mga highly magnetic rocks. Mga batubalani, yung mga nag-ala metal
metal na ano na bato na kung i-detect natin ay talagang iron ang mag-registro sa ating detector. Kaya tama nga tayo, dito tayo naghukay. At alam natin na backfill siya, kaya positive na tayo. At mayroon ng mga seashells, mga basag na buti. Kasi talagang hinukay yan ng hapon para gagawa sila ng complex design na sanga-sanga sa loob ng sa ilalim ng lupa. Kaya dito nang magpatuloy pa tayo sa baba, ito ay approximate ito na 15 meters na lalim na tunnel. Itong dito hanggang dito mga katiyats. Kaya ito na portion dito nasa malapit na yan sa 20. At nagtaka tayo, wala talaga tayong nakuha dito. Kaya bankrupt ang financier natin. Ang ating mga labor ay lupaypay at napagalitan ng mga asawa kasi isang taon na naghukay sa bundok. At walang nakuha kundi mga pag-asa lamang. Totoo naman talaga na ang natumbok ay treasure tunnel. Ngayon, meron silang iniwan diyan na mga marker sa vertical tunnel na magsasabi na stop na tayo or magpatuloy pa. Halimbawa, yung mga nakuha nyo na mga bato na may marka, nakaano yan diyan? Naka-series or sunod-sunod na nilagay. And then, example yan, nilagyan nila dyan. And then, pagdating dyan sa, sabihin natin, 10 meters to 15, ay mayroong nakalagay yan dito. Ito na bato, tsaka dito, na mayroong marka na nagtuturo na mag-drifting na tayo going to this direction. At ang isa ay going dyan. At dito sa baba nito ay mayroon namang bato na may marka na stop na. Pero ang nagkakaalam ng code ng bato na yun ay ang gumawa lamang. Kahit ang ibang hapon ay hindi nila alam kung ano ang kahulugan noon. Kaya yan na ang ating tinatawag na kryptonite. Yung dyan na tayo manghihina. Kasi ang nagkakaalam lang talaga ng mga marka sa bato underground ay ang gumawa niyan. Kaya nga tayo decode ng decode lang tayo, pero hindi yan 100% na pareho ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng nagdisenyo ng mga markers. Yan ang katotohanan. Kaya ang atin ay mga analysis at decoding lamang. Okay, so ngayon dito, kung dumiritso pa tayo mga katiyet sa baba, wala na talaga yan. Dito, bankrupt na tayo dito. Kaya, lumipat tayo sa likod. Ito ang sinasabi ko na mag-mirror image tayo kapag palpak tayo dito na direction sa tinuturo ng sign ay mag-mirror image tayo. Ngayon, nag-mirror image tayo, naghukay tayo dito. Anong napala dyan mga katiyats? Ayan, nakuha niyo ito. Yan ang sinasabi ko na 4 to 7 meters na giveaway. Mababaw lang yan. 4 or 7 meters giveaway ang lalim. Ayan, yan ay concrete box na mayroong laman na 4 hanggang 5 gold bars. Ito ang makuha kaagad. Kaya kung nakita nyo, nasa likod siya ng treasure on the spot sign at hindi sa harap. Pero, nang maghukay tayo dito, anong na-encounter nyo, mga katiyats? Negative kayo sa likod. Kasi, ang lupa dito ay hindi nagalaw. Very compact. Ang layer ay hindi nagalaw kasi dito nga sila dumaan nang magbaon sila dito sa kanilang decoy tunnel. Okay, dito sila, dumaan talaga sila dyan. And then lumiko sila dyan at nilagay itong box. And then nilagyan uli ito ng silyo dito. Merong mga bato yan dyan na nakaharang kaya hindi natin mahukay kaagad. Okay, kaya kung merong kayong metal detector,
ay magtaka kayo bakit nasa likod ang detection. At nang hukayin nyo ay compact original soil. Kaya ang sabi ng nag-detect ay, nako, original soil ito. Mineralized soil lang ito at mineralized rock. Kaya wag na natin hukayin. Kaya diyan tayo nagkamali. Kahit may detector kasi ay nag-detect yan sa mga batubalani or highly mineralized rock. Nilalagyan kasi ito ng mga Hapon dito, ng magnetized rocks. Yung mga bato na halos nag-magnet sila, dumidikit sa magnet. Yun ay malaki ang iron content ng mga bato. Kaya nang maghukay tayo dito, gamit ang detector, umatras tayo kasi ang sabi ng nag-analyze, mineralized rock lang pala ito, ang soil layer ay hindi na tinag, original, kaya tigil na. Pero hindi natin alam na naghihintay lang sa atin 7 meters deep itong treasure box. Pero dito, kung dumaan tayo dito mga katiyets, andin alam natin yung marka ng bato na liko sa kaliwa, liko sa kanan, matumbok din natin ito na entrance. Ito na entrance mga katiyets. Ayan na entrance. Ngayon, bakit hindi yan ibinaon ng Hapon dito? Bakit hindi sila dumaan dito? Kasi pag dumaan sila dyan, ay mag-backfill sila. At yung backfill kasi na lupa, yun ang madaling mahalata ng tanilero. Yung mga nagtatanil, alam nila yan, yung mga backfill na lupa. Malambot na kasi ang backfill na lupa kisa original. Kaya kung yun ang ating matumbok, ay patuloy na tayo kasi backfill. Yun ang nangyari dito, nadikoy tayo. Pero ito talaga ang entrance. Nadikoy lang tayo at dumiritso tayo dito sa baba. Hindi natin alam na nandito sa bandang kanan or nasa west pala ang isang giveaway. Ngayon, giveaway pa lang yan mga katiyets. Kaya kung nakuha nyo yan, uwian na kaagad. Ano ba bang hintay natin? Ngayon, meron pang naghintay na napakalaking deposito. Ayan, ito. Ito yung sinasabi ko na mga malalayong distansya. Dito nakuha natin ang 3. Sa 5, wala. Kaya ito yung 7 or 9 distances. Kaya dito, tinamaan yan sa 7, tinamaan din siya sa 9. Ito kasi ay mga, ito ay tunnel na meron ang nakuha. Ito yung diagram ng tunnel na merong giveaway dito at merong big deposit sa kanyang sa bandang kanan or east. Ito, dalawang treasure vault ang tawag dyan. Yung maliliit na lalagyan ng treasures. Yan ay bedrock na ito. Ito ay bedrock na portion mga katiyets. Matigas na yan. Kaya nagagawa sila ng parang treasure vault na kwadrado. At nilalagyan lang yan ng siliyo dito na malalapad na bato. Or kung meron silang konkreto, kung kinukonkrete ito. At dito, konkreto din yan. So, very secured itong chamber na ito. And then dito, ay meron din yan naka-block ng mga boulders. Ngayon, itong isang ito, yan ay exit. Merong hagdan yan. Yan ang sinasabi ko na kapag may hagdan, malapit na kayo sa bunker. Ang problema dito, ay niligaw tayo ng hagdan. Tingnan nyo mga katiyets kung saan pumunta ang hagdan. Ayan, ito na yung hagdan niya na bedrock. Pagdating nyo dito, akala nyo napapunta rito. Kaya dito, hukay kayo. Meron niyang mga nakalagay dyan na ano kasi ito, naka-block. Mga lalaking bato. Kasi ito talaga ang kanyang entrance. Ang diniliko siya dito para sa big deposit. Mayroong nakalagayan na mga tinatawag na STM, small treasure markers, na nagsasabi na liko ka na sa kaliwa, sa lalim na ito. Okay. Kaya mayroong mga triangle na bato na mahaba, and din may guhit. Yan ay mga simbolo na lumiko na tayo.
Kaya nang lumiko tayo dito, okay, nalinlang na naman tayo nitong tunnel na ito na papunta sa itaas. At pag pinagpatuloy nyo pa yan, ay lalabas na kayo dito at bumalik na naman kayo sa itong ibabaw ng lupa. Okay, labas kayo dito and then bumalik na naman kayo dito. Kaya maikot-ikot na lang yan. Pero ang totoo ay nandito lang ang entrance. May nakalagay kasi dyan ng mga malalapad na bato, malalaki. Ayan, at kung sa actual yan ay napakarami yan na malalaking bato. Kaya hindi tayo papasok dito kasi mahirapan tayo. Pero yun pala ay nandito na talaga ang big deposit. Dalawang treasure chamber or treasure vault. Ngayon, kung meron tayong mga kagamitan, kung mapadaan tayo dito, meron tayong mga deep-seeking metal detector, ma-detect natin ito na portion at ma-scan natin. Pero ngayon, ang problema, nilalagyan na naman nila ng magnetized rocks na napakarami dyan sa ibabaw at malilito ang mga scanners. Tinatawag yan na decoy. Na-decoy na naman ang mga scanners at ang na-scan ay ang mga bato na ito. Kaya ang sasabihin ng scanners ay mineralized rocks. Yun pala ay cover siya, nakabiran lang siya ng nasa baba niya ang ito, totoong treasure vault. Kaya lang meron nga ito, karamihan dyan ay may konkrito pa yan sa ibabaw. Which is meron mga sikreto ang mga hapo na yan para mag-stilt, hindi ma-detect ang mga gold, hindi mag-registro sa detector or scanners. Kaya meron silang decoy sa ibabaw, meron pa yan sa ilalim before makuha ito. Kaya ang the only way na makuha talaga yan, ito na yung final mga katiets, ay okay, tama tayo. Dito nga yung entrance. And then, ayan. Ulit tayo, ibang kulay. Okay, ito ang pinagbasihan natin, yan. Yung treasure on the spot. At 3 meters, nagukay tayo dito. And then, pagdating natin dito, nabasa natin yung marker na nagsasabi na liko ka, papuntang east. And pagliko natin dito, merong nakaharang yan ng malaking bato. Yan ang problema natin. At kapag nakuha yan, patuloy tayo. Pagdating natin dito, mayroon na namang marker yan na nagsasabi na baba ka ng 30 degrees tunnel. Kaya ito yan. Pero mayroon na naman nakaharang yan dyan na bato. Mahirapan na naman tayo dyan. Pero pag nakuha nyo, ay diritso na kayo dito. Ayan, wala na. Pasok na kayo dyan. Wala nang nakaharang yan. Kasi nandito lang yung harang. Pero pag makuha natin ito, akala natin ito lang. Pero sa likod pala niyan ay nandito pa ang isa pang treasure vault. Kaya napakagaling talaga gumawa ng hapon. At itong dito ang giveaway, yan talagang ibibigay nila sa atin. Kasi pag nagkamali tayo, dito tayo naghukay, makuha na natin to sa mirror image. At kapag nakuha natin to, uwi na. Mga katiyets, diba? So, masave nila ito. Itong ibinaon nila na napakalaking kayamanan dito, big deposit. Yan ay pagbalik nila, makukuha pa rin nila kahit nakuha na ang giveaway dito. Okay. Kung dito naman tayo dadaan sa tunnel na ito, wala kasing sign dyan. Walang bato dito na nilagyan ng sign na dito kayo maghukay. Kaya napakahirap ito mahanap ito na entrance. Yan kasi ay decoy tunnel na para babalik tayo sa itaas. Pero kung hapon ang babalik dyan, makuha nilang entrance na ito dahil may dala sila na mapa at pwede rin sila dito dumaan. Ayan. At alam nila kung saan sila titigil kasi alam nila sa mapa nila na mayroong marker sa portion dito. Kaya ayan, tanggalin nila ito at diritso na sila dito. Ang tanong, bakit hindi tayo didiritso dito? Wala dyan, walang madaanan dyan. Kasi very safe,
makapal na concrete ito dito sa ibabaw ng tracer bolt. Hindi yan kaya tibagin. At meron pa mga malalaking boulder na ipinatong. Malalaki yan, malalim yan. 15 meters yan underground ang boulders at estimated na sa 20 to 30 deep ang itong tracer bolt na dalawa. Kaya hindi advise, highly advisable na dito tayo maghukay. Maliban na kung mayroong mga backhoe, bulldozer, at dinamitahin nyo, bumbahin nyo ito ng dinamita, ay matitibag yan, pero after 3 hours ay huhulihin na kayo dyan ng mga sundalo at pulis. Kaya hindi pwede dyan. Ito lang talaga ang pinaka-entrance. At tama tayo sa bato dito na may marka na treasure on the spot. So hindi nagkamali. Ang tunnel lang na disenyo ay paliko-liko kaya hindi matagpuan. Yun ang katotohanan kung bakit hindi natin natagpuan ang mga Yamashita treasures na nakabaon. Okay, so yan lang mga katiyats. Ang aking ma-share sa inyo ang napaka-complex design ng treasure tunnel ng Hapon. Ako'y magpaalam na, may the fortune be with you all. Ingat kayong lahat. And don't stop chasing for that dreams.